ating samantalahin yung libreng gamot sa ating buto. He said to Kevin, "Oh, that panty cell is made of human sweat." While they were doing their ang sarap talaga pag may kasamang ano, kakwentuhang Pilipina. At yung kakwentuhan mo ay talagang real friend. Pag sinipag ako, sasama ko siya sa video ko. Pag tinamad ako, kasi baka may secret kami pag-uusapan. Ang araw nga pala ngayon, puro araw eh, no? Puro araw yung pag-uusapan natin. Ang araw ngayon ay January 29. Friday at 1:59 na ng hapon. Saya-saya ko kasi may araw. At saka meron akong good news. Pero mamaya ako nasasabihin. Kasi ang gusto kong gawin ay samantalahin natin. Labas tayo dyan lang oh. Para masikatan ng araw. Kaya lang, alam nyo kahit na maaraw, ang lamig. Ang lamig-lamig. Pero labas tayo sandali para ating samyuin at ating samantalahin yung libreng gamot sa ating buto! Tara na, samahan niyo ako. Labas muna tayo sandali. Ito na tayo sa labas. Sa labas, hindi pala, sa patio lang namin. Ating samantalahin ang libreng gamot na ito na walang kapantay. Kahit pa yung mga artificial na mga araw, wala talagang tatalo. At magandang magpa-araw ngayong mga oras na to kasi dito malamig nga. Pagka sa Pilipinas, mga ganitong oras, mga alas 2 ng hapon, huwag niyong gagawin kasi masama din. Kapag matirik ang araw, meron akong na panood na magandang magpa-araw. 8 ng umaga hanggang 10. Diyan sa Pilipinas. Pero dito, anytime pwede kasi nga malamig. Tingnan nyo naman yung aking sapatos. Nag-boots pa ako kasi ang lamig eh. Tsaka yung aking aso o chismoso. Kung nasaan ako, nandun din siya. So, tara na! Pasok na tayo! Kwento wala! Balik na tayo dito sa loob ng bahay, mga kabukol. At magmi-merienda ako. Alam niyo ano mi-meriendahin ko? Grapefruit! Ang ating merienda! Pwede na akong pumain to kasi matagal na akong hindi umiinom nung kalaban natin. Actually, ang plano ko, hindi ko na talaga, or maybe itutuloy ko kasi kaya ko lang naman tinigil yung inom ko nun. Kasi diba sabi ko sa inyo, yung aking sugat ay sariwa. Alam nyo ba ang good news? Yung sugat ko ay natutuyo na. Nasa diet and nutrition lang talaga eh. Kasi alam ko talaga kapag ka umiinom or nagki-chemo pills, yung katawan natin ay hindi, lalo na yung skin kapag may sugat, hindi mag-heal. Kaya hindi ko maintindihan yung aking doktor. Bakit ayaw niyang ipatigil yun? Nakita na nga niya na may sugat ako. At alam niyo ba, kaya ako nag-worry habang umiinom ako ng ano? Kasi habang sariwa yung sugat ko, lumalaki siya. Kasi nga ayaw niyang matuyo. O di ngayon natutuyo na siya. Tapos lumiliit na. Malapit na. So, next week, meron akong check-up. Kasi ang plano ko, kahit hindi ko iinumin yung, kahit hindi ko na iniinom eh, ilang weeks na, parang 3 weeks na, or baka magwa 1 month na tinigil ko. Yung pag-inom ng chemo pills, tinigil ko siya. Ayun nga, may bago akong dating na chemo pills. Ang dami ko pa! Kapag tinatawagan ako ng pharmacy ko, tinatanggap ko kung ano yung ibibigay para hindi halata na hindi natin iniinom. Para kasi mama, de-detect yun ng aking doktora. So, balatan ko muna to at habang
kinakain ko to, tatakamin ko kayo, magkwentuhan tayo ulit. Di ko maituloy-tuloy itong ginagawa ko. Meron akong kaibigan paparating ngayon. Si Rose, yung ano, vlogger din. Si Al Rose Traveler. Papunta siya ngayon dito. Wala lang, magchichika-chika lang kami. Pero pagdating niya, baka tingnan ko kung makakapag-vlog ako ha. May dala siya eh. Alam niyo kung anong ginawa niya? Nag-bake kasi siya ng ano, ng tinapay, pandesal. So gusto niya akong bigyan, namimiss ko ng pandesal eh. So kumain ng pandesal. Kaya sabi niya, magdadala daw siya dito. So cheat day tayo ngayon, kakain tayo ng pandesal. At ewan ko kung ano kaya ipapalaman ko dun. Wala naman akong avocado. I'm back, mga kabukol. Andito na yung aking friend, si Rose. Hello, mga kabukol! Alam niyo kung anong aming kakainin? Ito, ginawa niya, pandesal! Wow! Sobrang na-miss ko yan. Pandesal po kayo dyan. Sobrang na-miss ko yan. Ano ka ba? Pwede akong... Ano? Ano na lang ako? Pwede akong magluto. Nagluto ako ng munggo kagabi kaya... Ay, may munggo pa! Binigyan na rin kita para may sabaw ka. May munggo pa siya ang dalawa! Ay, naku, Rose. On diet ako eh. Masisira. Okay lang. Masisira ang diet ko eh. Cheat day. So, cheat day muna naman ngayon. Gusto mo yung ano? Yung... ang tawag doon? Yung... grapefruit? Okay lang ako kasi bago ako umalis, kumain ako ng munggo tsaka kanin. Ah. Kaya maya-maya, manghingi ako ng kape. Ah, kahit ngayon na. Gusto maya-maya, mainit pa eh. Ah, okay. Sige nila. Okay, habang nagkukano tayo, magkakape tayo para may libangan. Ah, kain po tayo, nakakumis. Hindi ko na ito eh, gusto mo inihit. Sabagay ako, hindi ko na nirinit. Teka lang. Ano gusto mong palaman yan? Itong may itong walang ano, walang breadcrumbs. Ito yung pandesal, yung walang breadcrumbs, yan yung may cheese sa loob. Ah, ganoon. Kaya may choice ka po. Oo, ano ko na lang kaya kevin yung may cheese sige kasi mo, yung cheese apat yan, apat yan. Nagaano ko asin. Ay, hindi ka pwede. Okay, sige. Si Kevin favorite niya pandesal okay. Na may cheese. So, teka lang, kukuha ko na. Baka hindi niya magustuhan, Pilipino taste yan. Pilipino. Pandesal. Warm dito sa inyo, sa labas ang lamig, mga kabukol. Oo, kasi ano eh. Ang weather sa labas ngayon dito, mga kabukol, tingnan natin. Oo nga, ano ba temperature? Ito yung weather sa labas, kaya naka-warm ako. Tira lang ha. Kaya pala man nagagamitin natin ay... ito. Ano to yung against humus? Against the light. Ayun. Humus. Yan. Kain po tayo. Ito yung weather ngayon. Okay. Dito ay sa labas. Saan ba? Ayun. Pwede na. Six, ano, usog ka dito ng konti. Ayun, nakita na. Oo! Ayan. Usog ka dito ayan, ng kaya konti. Malamig sa labas. Malamig. Kaya wait. Dito sa loob ng bahay, dito lahat ng bahay, dito may heater pag winter. Hindi ay. Pwede wala dahil mamamatay sa labig yung mga tao. Oo nga. Ito, yan, natikman mo na to? Hindi pa. Ano to? Gawa ng chickpea. Healthy to eh. Chickpea. Yung ano, garbanzo. Oo. Sa ano, teka ko. Saan mo binibili mga ganyan? Sa Whole Foods. Sa Whole Foods. Hindi ako mahilig mag-check-check ng mga ganyan. Tikman mo, masarap. Sabagay kasi kailangan mo ng mga healthy food eh. Ako kasi wala akong bakialam pag gusto kong kinakain ko. Kailangan magmili ka ng bibilihin mo doon. Oo, anong kakainin? Kasi hindi pwede sa yung basta-basta ka lang kakain. Ay, teka, isunang kagat sa inyo ah. Ito ang may cheese, yung walang... Yan yung walang cheese. Yan yung pandesal, yung may breadcrumbs. Yan yung pandesal. O, dito mahimik yung ating aso. Oo. Tikman mo to, masarap to. Oh, lambot nga! Nasunog ko nga lang ng kaunti kaya medyo matigas yung ibabaw. Pero next time hindi ko nasunogin talagang babantayan ko na yung oven. Kung maaari doon ako tatayo sa tapat ng oven, mga kabukol. Kasi medyo nag-brown na, over-brown siya. O kaya yung ibabaw niya, medyo matigas na kaunti. Hindi naman matigas, pero mas maganda pag...
sige. Kain po tayo. Punang kagat sa inyo. Bukod dun sa aming pandesal, ayan yung aming dessert. Yung kanina pinakita ko sa inyo, binabalatan ko yung grapefruits. Tsaka diba sabi ko sa inyo, pwede na akong kumain dahil di na tayo nagkikimo. Alam mo, powerful kasi to. Oo. Alam mo ba, simula nang nag-stop na ako, natutuyo na yung sugat ko. Ay, mabuti. Mm-mm. O kasi yung sugat mo, lalo kang manghihina, no? Lalo kang mahihirapan nun eh. Tsaka, lumalaki. Oo, yung kiro tapos nagbabasa, diba? Ang hirap kaya noon. Mm-mm. Kaya natutuyo. Eh, ano pa naman to, kontra to sa chemo? Mm-hmm. Kaya naisip ko, kung kontra to, ibig sabihin, healthy talaga siya. Mm-hmm. Parang suhayan sa Pilipinas eh. Mm-hmm. Pwede mong ano yan, kain po tayo. Ni Ate Laura, oh. Kain. Alam niya, papunta ako dito, nagbalat na siya. Kaya kakain ko lang nalang isubo niya sa akin. Ganyan yung ginagawa ko kay Kevin. Ganyan siya ka-sweet. Mga kabuko. Ay, mas sweet po ito. Sa totoo lang. Sige na, parang yung kaming sweet. Okay, kain muna tayo. Kain tayo. Louis said that? Yeah, don't do it. That dissolves with a little bit of body sweat. That's what makes it good. You know, I have a nephew. He said to Kevin, "Oh, that pandesal is made of human sweat." Well, they were doing their how do you in the Philippines, but oh, not here. Yeah, only in the Philippines. Maybe in the Philippines, in the bakery shop. Yeah, I know how hard that is. Yeah, but I'm not doing that. I use the machine. See? I have a machine for the Dove. Okay. That's good. Well, yeah. I'm looking forward to it when I come home to try some of it. Sure. Yeah, okay. There is some waiting for you. Yeah, there are some. Well, she made a pandesal, plain pandesal, and some pandesal with cheese. Oh, with my cheese goodness. Pudding. But I am looking forward to getting home, man. Yeah, okay. Well, thank you, Rose. You're welcome. Okay. Alright, well, I'll let you guys get at it. Bye-bye. Bye, see ya. Okay lang yan. Ay, tumawag yung aking sweetheart habang kami ay nagkukwentuhan. Sarap ng kwentuhan namin. Chine-check kasi nasa work pa yung sweetheart ko parating na. Pero okay lang yun. Yung asawa ko parang Pinoy yun eh. Alam niya na mga Pilipino mahilig magbisita. Kaya okay lang yun. Bait yung asawa niya, chine-check siya lagi. Parang asawa din ni Rose, sobrang sweet. Parating na rin yun. Okay. Ang iba siya magpakita ng kasweetan niya kasi dinadaan sa flowers. Ayun sa'yo. Ginagaya yung daddy niya kasi yung daddy niya ganun daw sa mami niya. Oh. Kaya yun, ginagaya. Wow. Kasi alam niya mahilig ka sa flowers. Oh, siguro. Ako din one time, Kevin went home galing sa airport, may dalang flower. Nagulat ako. Surprise. Hey! Mahilig sila sa surprise. Mm-hmm. So, isusurprise din namin sila mamaya. Ano kaya yun? Ilalabas muna namin yung aso ko. Yan o, kasi kakatapos lang niya kumain, atat na siyang lumabas. Let's go! Labas muna namin. Sama kayo sa amin, mag-walk ng aso! At tingnan niyo kung gano'ng kalamig. Umalis na si Rose. Andun pala yung asawa niya. Hindi niya kabisado yung kanilang... Ayan o, yung aking aso. Winawalk ko muna siya. Lamig! Pero maganda rin to kasi exercise sa atin. Ayan yung nakikita ninyong lake. Dun sa... ano ng bahay namin. Pag nasa taas ako, ayan yun. So nandito kami ng aking doggy. Sa my lake. Gusto niya daw pumunta doon. Okay, let's go here. Ayan o. Hey! Come here. Dito nga tayo. Dito nga tayo. Come here, Bentley. Come here, let's go home. Let's go home, it's cold. Lamig. Lamig sa labas. Panik. Pasok na tayo sa bahay. Andito na kami sa loob ng bahay ng aking doggy. At 5:45 na ng hapon. Medyo maliwanag pa dahil sa araw. Ang sarap ng pakiramdam ko kapag meron akong kaibigan na dumadalaw sa akin. Lalo-lalo na kapag dumadalaw sa akin ay Pilipina.
Sarap makipagkwentuhan. Alam nyo, yung kaibigan kong si Rose, nakakatulong ng malaki sa akin yan. Sobra. Ramdam ko yung tunay na concern niya para sa akin. Kaya hindi niya alam. Nakakatulong siya ng malaki para gumanda yung pakiramdam ko. Isa siyang tunay na kaibigan, kaya ano, mahal na mahal ko siya eh. Ano, isa siyang blessing sa Diyos na Jehovah. Kaya kayo, kung meron kayong mga pinagdadaanan na katulad ko, sana magkaroon din kayo ng mga tunay na kaibigan na handang dumamay sa inyo. Kahit yung dalaw lang, sandaling pagdalaw, kahit yung makinig lang sa mga ikukwento ninyo, ang sarap sa pakiramdam. Hindi ko na alam kung ano yung nasabi ko doon sa unang video ko nung ini-start ko to. Gusto ko na munang tapusin yung video ko ngayong araw na to kasi padating na si Kevin, tapos kailangan kong maghanda ng dinner kasi magdi-dinner na kami. So yung ikukwento ko sa inyo, next time ko na lang ikukwento. Ha? Basta meron na akong maganda yung araw ko ngayon. Ang ganda, ang gaang ng pakiramdam ko dahil sa dalaw ni Rose, yung aking kaibigan. Sana suportahan nyo rin po yung kanyang channel kasi madalas siyang maraming bagong upload sa kanyang videos. So, sa mga loyal viewers ko, sa mga followers ko, maraming salamat sa inyo kasi pinapalakas nyo rin yung loob ko para makapag-upload ng mga videos na makaka-encourage sa katulad kong may sakit. So, good health to everyone. Ingat kayong lahat. Till my next vlog, love po kayong lahat. Good night or good morning sa inyong lahat dyan. So, see you to my next vlog.